Panibagong vlog, panibagong araw naman po tayo. Dito po tayo ngayon sa Intramuros, Manila. Welcome Intramuros, Manila. Mga OFW dyan, baka hindi nyo pa alam, dito yan makikita sa Intramuros, Manila, ang uwa. Dito sa Jana Garden, maganda po dito puntahan yan. Dinadayo po ng mga foreigner po dito. At marami po dito makikita dito sa Intramuros. At marami pa dito magagandang mga view. Mga kasingaw, baka hindi nyo pa alam, ang San Agustin Church ay maraming po nagtatanong ay dito pa rin makikita yan sa Intramuros, Manila. Yan, dito po yung San Agustin Church at hindi sila magkakalayuan ng simbahan ng Manila Cathedral. Mamaya-maya pupuntahan natin yung simbahan ng Manila Cathedral. Yan, marami po dito mga foreigner at pumupunta po dito sa San Agustin Church at talagang dinadayo dito ng mga ibang-ibang mga dayuhan at mga iba-ibang mga lahi, ibang-ibang mga tribu. Kaya dito ang San Agustin Church mas kilala dito sa Intramuros, Manila. Yan mga kasingaw at bibisitahin natin dito ang mga simbahan at mga simbahan po yan dito sa Intramuros, Manila. Dito yung mga kasingaw, makikita natin dito, hindi lang yan sila magkakalayo ng simbahan ng Manila Cathedral. Dito po natin makikita ang Palacio de Gobernador. Dito pa rin makikita yan po sa Intramuros, Manila. Ang pag-ibig naman at baka hindi nyo pala alam ang pag-ibig pan ay makikita rin dito na katabi din ng Palacio de Gobernador. Magkadikit lang po yan mga kasingaw at baka hindi nyo pa alam ang pag-ibig pan po natin ay dito lang po yan sa Intramuros. Bago po sa lahat yan, bago natin papasukin po ang simbahan ng Manila Cathedral, ito po yung nandito sa labas ngayon ng Manila Cathedral at meron po tayo dito makikita na marami po nakakatambay at meron po dito na dumadayo ng ibang lahi. Iba-iba naman ang mga lugar po dumadayo dito at maya-maya yan, papasukin natin. Ano ba kaya ang mayroon na sa loob ng Manila Cathedral? First time ko dito pumasok ngayon sa simbahan ng Manila Cathedral at first time ko rin dito papasukin. At ano kaya ang mayroon dito sa loob? Kasi sabi nga nila dito, ang Manila Cathedral ay mga antique nandito sa mga loob. Yan, papasukin na natin po na sa loob at papasok muna tayo dito sa may entrance. Yan, makikita nyo nga kasingaw at ang ganda talaga dito sa labas. Yan, bago tayo pumasok, dadaan muna tayo sa yan, may machine po dito, idadaan natin yung bag. Ito po yung bag ko, pinapadaan ko para matichick po ng mga security.
May area po dito na part na hindi pwede kuhaan ng mga video kasi nga sabi ng security guard na bawal nga mag-video-video dito sa area na to. Ang ginagawa ko lang po dito at hindi po ako nagbi-video at bumili lang po ako dito ng quintas para mayroon po ako souvenir dito. Unang pasok ko pa lang dito at bumili na talaga ako. Ipapakita ko sa inyo maya-maya yan kung ano binibili ko dito. At saka dito marami dito sa loob, mayroon din sila tinitinda at marami na rin sila mabibili dito. Ito yan ang binibili ko mga kasingaw. Baka sinong gusto bumili dyan ng quintas ay mahalaga lang na 100 pesos only. Mayroon kayo 100 pesos only at makabili na kayo dito. At marami pang klase dito ha. Hindi lang ng ganito ng design at marami pa yung design dito. At sabi ko nga sa inyo, pwede kayo bumili dito sa loob. Pero mayroon dito part na bawal magbibidyo. Dito pala ang disenyo dito sa loob ng simbahan ng Manila Cathedral. Wow, nakapaganda talaga dito sa loob. Kaya sabi ko sa inyo, kung sinong gusto dyan mamasyal at magsimba, bisita na lang po kayo dito sa simbahan ng Manila Cathedral sa Intramuros lang.